Mga kalapatids, magandang araw po sa inyong lahat. Ano yung kakaiba dito sa race natin sa Pilipinas? Siguro isa sa kakaiba sa race natin, or siguro sa mga Asian country, ang nilalaro natin karamihan is yearling. Ano yung yearling? Magre-release ng ring ng September, October, ang laro rin niya after 1 year or September, October by next year. Ang kakaiba pa rito sa race natin, masyadong mahirap yung race natin sa Pilipinas or because of certain factors like yung weather condition, nag-change every 5 kilometers, yung topography natin, maraming bundok, yung kapaligiran, maraming lawin, falcon, then yung later, yung natutunan, may mga lambat, then wala po tayong batas na pinaprotektahan yung mga ibon natin. What I always nakikita or naririnig sa mga usapan is itong ibon ko is pang long distance. Itong ibon ko is pang short distance. Turuan ko siguro kayo gumawa ng sprinter. Kasi lagi tayo nagtatalo, ito pang long distance. Ito pang sprint lang. Pero yung sprinter mostly motivation eh. At saka kailangan ng sikreto, maiklak mo agad yung ibon. So, pag dumating ibon mo, hindi agad pumasok, ano bang talo ka na? Or dumating yung ibon mo, umikot pa yan, ano bang talo ka na? So, great part ng success ng sprinter is kailangan pumasok agad. Kailangan, huwag na siyang umikot. Kasi, ang sprint naman natin, malalapit lang. O yung tinatawag nating pulling. Sabay-sabay lang dumarating yan. Tignan nyo yung nanalong ibon, tsaka yung time ng ibon nyo na dumating. Sabay sila dumating, pero naiklak nila agad yung kanila. Of course, mababa yung speed mo. Mabilis maubos yung speed pag malapit pa lang. Yung seconds, importante. So, bigyan ko kayo ng konting motivation. Isa yung structure ng kulungan. Mas dominant yung ibon nyo, kasi dominant sila in a sense na meron silang sariling bahay. At mas mainam, mas malaki yung lock nila. Ibig sabihin nila, dalawa lang sila, isang pares. Mas pinoprotektahan nila yun. Kasi yun yung gagamitin natin sa kanilang isang motivation. Yung kailangan maging dominante sila sa kulungan nila. So bigyan ko kayo ng paano yung magiging structure ng kulungan. Dapat mas mainam to kung nakahiwalay eh. So siguro ito yung pinakasimple. Gawa kayo ng loop na siguro pinakamaliit natin mga 6 feet by 2 feet. 6 feet, 2 feet. So bawat isang compartment is 3 to 2 feet. Yung taas niya, 2 feet. Yung lapad niya siguro is 2 feet din. Ito yung magiging pasukan nila. Pag binuksan mo to ng buo, yun na yung landing board. Bawal sa sprinter yung may trapdoor. Mamaya malalaman nyo kung bakit walang trapdoor. Then, ang ilalagay nyo rito, sa gitnang compartment, eto merong mga division. Yung division, dapat see-through. Yung mga division nila, it's either screen or steel matting. So, dapat natatanggal tong mga to. Pwedeng ilagay, pwedeng tanggalin. Then, dito nyo lalagay yung inuminan sa gitna. Pag walang races, open lahat yan. So, bukas yung pinto. Doon sila pumapasok, walang trapdoor. Ang ilalagay nyo rito, inakay. Yung hindi pa lumilipad, ang ilalagay nyo dyan.
Bakit minention ko water lang ang ilalagay? Nasaan yung pakainan? Yung ilalagay niyong inakay, kung hindi kayo sure kung babae at lalaki yan, kasi yun yung common, mahirap tignan kung ano babae at lalaki sa inakay. Kahit nga sa matured, mahirap eh. So, pwede nyo lagyan 4-6 para to be sure na merong lalabas na isang babae at isang lalaki. Lahat sila, nung ilalagay nyo dyang inakay, hindi pwedeng kumain sa loob, sa doon sa landing board, sa bubong, sa lupa. Kakain sila sa kamay nyo. Tatanda sila sa kamay nyo. Sa kamay nyo lang siya kakain kahit na anong oras, araw na papakainin nyo sila. Hindi sila pwedeng kumain sa patukaan, hindi sila pwedeng kumain sa landing board, hindi sila pwedeng kumain sa lupa, hindi sila pwedeng kumain lalo na sa bubong. Kakain na sila sa kamay nyo, doon kayo tatanda. Doon sila tatanda sa pagkain sa kamay nyo. Isa yon sa kailangan natin. Dapat ang ibon na gagawin yung sprinter is super tame or super amo. Second, kailangan may bonding pa din kayo. May mga ibon na naturally medyo mailap. Kahit na paamo siya sa inyo, may mga times na baka mag-wild siya. Which may cause na matalo kayo dun sa pooling. Then, ano yung susunod? Yung patukan nila, haluan nyo ng peanut o mani. Yung mani, compare sa mga bata, yan ay candy sa kanila. Yan yung pinakamasarap na pagkain nila. So, yung mani, sama sa patuka, seke, susunod, mani lang, papakain nyo. Then, sunod, ipit nyo sa mga daliri nyo, hayaan yung kot-kotin nila yan, bago nila makain. And later on, pakita nyo yung mani, isara nyo, hayaan yung sila yung magbukas ng kamay nyo. Gusto nilang buksan. So, yun yung second na motivation. Una, maamo. Sunod, kailangan yung bonding nyo tungkol sa mani. Third, itong part na to, pwede natin gamitin itlugan. Kaya dapat, ang nakatira dito, isang pair. Ang kalapati na may itlog, mas motivated siya na umuwi. Hindi po totoo na pag may itlog, na-off yung ibon natin. So, kung may itlog, mas magandang i-laro sa pooling, sa sprint. Pwede pa nating dagdagan yung motivation with egg. Pwede nyong 3 minutes before loading, lagyan nyo yan ng alarm clock sa likod ng nest ball. Yung ticking sound ng alarm clock, kala niya may, ang akala niya may sisiw na mapipisa. Bakit? Pag mapipisa ang itlog ng ibon nyo, kung mabilis siyang umuwi, kung may itlog, mas mabilis kung mapipisa yung itlog, kaya dadayain natin siya. And it may work. Second, pwede rin nating lagyan ng egg. Yung egg, ang gagawin natin, lalagyan natin siya, yung egg, lalagyan natin ng tali. Iguglo natin. Hayaan yung may sobrang konti. 3 minutes din bago ilog. Ilagay nyo to, kala niya mabibiyak na yung itlog niya. Kala niya mapipisa. And, alam ko, may maitutulong to para mas mabilis umuwi yung ibon nyo. So, ilan na yung motivation natin? One is maamo. Second is peanut. Third, may itlog. Fourth, ano yung purpose nitong other side? So, mga 30 minutes bago ang loading, isara nyo to, lagyan nyo ng ibang kalapate yung part na to. Lagyan nyo na ibang kalapate. So, kasarado to. Yung mga nakatira dyan, natatanda nyo yung ginagawa natin nung bata pa tayo. Yung nakatirang dalawa dyan, aawayin nila yan eh. Gusto nilang awayin yan. Kasi may ibang kalapate dun sa loob ng domain niya, ng loop niya, ng kulungan niya.
So, ang gagawin mo lang, sa kanya, isasara mo to, and then, after mga 3 minutes bago ang loading, ang gagawin mo, bubuksan mo to at hayaan mo silang awayin yung isa. Ang trabaho ng isa, gugulpihin ng dalawa. Then after 3 minutes, ang gagawin mo sa dalawang ibon mo, pwede mo na silang iload. And makikita nyo pagdating ng ibon nyo, nandyan uli yan, nag-uunahan pumasok yan. So yung mga motivation ngayon, Maamo, Mane, Nestball, and meron kayong panggalit. Marami yung maitutulong sa inyo. Gusto nyong itry ito? Try it. Makikita nyo, magdodominate kayo sa mga sprint race nyo.